Praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise the Lord. Tayo po lahat ay sama-sama po manalangin para po sa Ebanghelyo ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dakila mapagpala po namin Ama Diyos na makapit sa lahat, pinakamahal na Panginoon. Sa paon at dalangin, minamahal, ginagalang ibang Lisa with Israel Dalbedo, yung hiling propeta, natin po kami, mahal na Panginoon, na nagpapasalamat na sa bawat yugto, yung balagawa mula pasimula hanggang sa mors, ito kami po yung sinamahan, pinagpalat, kinahabagan, mala Panginoon, narito po kami, mala Panginoon, sa banal ebanghelyo ng kaligtasan. Batid mo na sa ganang aking paghanda, ako'y alabok lamang, di ka rapat dapat, basahan lamang, mala Panginoon. Ikaw siya pati magpalat, maglangis, malang magbukas, spiritual, pangunaw sa aming pakikinig. Pagpalaim po kami, ito aming sinasaway lahat mga demoy, gawa ng kaaway, aming sinasaway, tinatapon sa impyerno, demons of pride out, some believe, cast out, in the name of Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamala Panginoon, praise the Lord. Ang pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati, pakitanggal na lang po. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamala, pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, at pinakamataas po na pagsamba ay tangi lamang po naukol sa ating pinakamamala Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. At doble pong pagalang, isang mapagpalang, madaling araw na po sa ating minamahal, ginagalang ibang lista, Will de Estrada Almeida, sa huling propeta ng ating dakilang Diyos sa buhay. At sa ginito ang turo at buhay na alaala at pagpapagalang ating bilabid, Honorable Evangelist, Honorable San Pastor Linas Almeida, sa ating bilabid Mama Dear, na nasa banal na piling na po ng ating pinakamamala Panginoon Jesucristo. Purihin ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga bilabid children po, mga minamahal. Praise the Lord. Sa lahat po ng mga bilay co-workers, co-preachers, sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, sa lahat may magampanin, sa banalubasan ng ating pinakamamala Panginoon, purihin ang ating dakilang Diyos at sa itinalagang mga aral po sa atin, ating po bilabid ordained preacher po, sa kanya pong buong pamilya, purihin ang ating pinakamamala Panginoon, mga minamahal, lahat ang mag-sabron, praise the Lord! Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamala Panginoon, praise the Lord! Kaya tunay po mga minamahal na sa bawat po nating pagdalo, mga minamahal, tunay po na natutupad yung sinabi po sa Joel, mga minamahal, sa huling kapanahunan, mga minamahal, ay lubos na ibubuhos ng ating mahal na Panginoon ang kanyang banal na spirito. Amen? Kaya sa kabila ng matindi yung mga nagaganap sa ating paligid, andyan po yung tanda ng lalapit na pagbalik ng ating mahal na Panginoon, patuloy tayong kinukomport at patuloy tayong pinagtatagumpay ng ating pinakamahal na Panginoon. Lahat yung mag-sabon, praise the Lord. Kaya pag-aralan po natin sa morse ito, mga minamahal, ang tatlong dahilan ng di pagpasok sa kapahingahang pangako ng Diyos. Ang tatlong dahilan ng di pagpasok sa kapahingahang pangako ng Diyos. Sa salitang kapahingahan pa lang, mga minamahal, masarap na po itong pakinggan, mga minamahal. Kaya nga, may mga Kristiyano na kapag dating ng gawain, lalo't kapag overnight, mga minamahal, dahil sa sobrang grabe sa pagod, grabing pagpapagal, pagtatrabaho, kay pagdating minsan, mga minamahal, sa gawain, nakakatulog na, mga minamahal. Hindi po okay lang po dahil talagang gumagawa po ng paraan para makapagpahinga. Doon po papasok yung salitang pahinga. Amen? Dahil kapag ka ikaw ay nakapagpahinga, yung pagod mo na yan, mapapawi, mga minamahal. Amen? Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Pag ikaw ay nakapagpahinga, ang mga bagay na napagod sa iyo ay mapapawi. Pagod na katawan, pagod na isipan, bagyong puso, napapagod din po yan. Amen? Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Pag ikaw ay nakapagpahinga, mapapawi po yan, mga minamahal. Kaya nga kapag tayo po nasagawain, lalo na kapag overnight, hindi naman po masama, mga minamahal, na tayo po ay nakakaidlip. Alam niyo po yung manok, mga minamahal, pag bigla nagulat po yan, kahit katutulog lang po yan, may marinig lang yan na parang maingay sa kanya, mabilis, dilat ka agad. Ganyan ang tulog manok. Yan ang, pag sa Kristiyano, yan po yung naiidlip, mga minamahal, mabilis lang, gising ka agad. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Okay lang po na tayo pinapapaidip, huwag lang tayong matutulog sa gawain. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord. Dahil ang kapahingahan dito sa lupa, mga minamahal, tandaan po natin, temporary lang po yan. Amen? Ipahinga mo ngayon, mamaya, bukas, pagod ka na naman. Amen? Kaya tama ang bilin ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, sa langit na lang tayo magpahinga. Amen? Dahil doon po talaga ang tunay na kapahingahan na kung saan kapag ka ikaw nakapagpahinga, mga minamahal, hindi ka na kailanman mapapagod pa.
Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, ang pagsubok, problema, kahirapan, karamdaman. Sa araw-araw ng ating buhay, ma-encounter mo yan, mapapagod ka sa pag-iisip, sa problema, sa pagsubok, sa karamdaman, mapapagod ka. Pero pagdating sa langit, wala nang kapaguran. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Ngayon, alamin po natin, mga minamahal, ano po ba ang dahilan kung bakit ang mga unang Kristiyano noon sa panahon ng mga Israelites na pinangunahan ni Moses, mga minamahal, ay hindi nakapasok sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating muna pong basahin dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 3:16-18, kaini po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo Kapitulo 3, ang versikulo ay 16-18. Sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkay, ngunit hindi ba gayaong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayaong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? Sa 18. At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagkabasa, malasalita ng mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mga Panginoon. Mga minamahal, ang tatlong dahilan ay sumisimbolo sa tatlong katangian. Ang pagmumungkahi, pagkakasala at pagsuway, mga minamahal, na kung saan salitang ang pride, mga minamahal, salitang minungkahi, ninis, ginili, ginalit nila ang ating pinakamamahal sa pamamagitan ni Moses. Dahil punong-puno sila ng pagmamataas sa kanilang puso. Yan ang katangian tinaglay ng mga Israelites noon. Doubts, unbelief, doubt spirit, mga minamahal, punong-puno sila ng pag-alinlangan, kaya sila nangagkasala, mga minamahal, unbelief spirit. Sila'y nagsisuway, mga minamahal, dahil wala silang pananampalataya sa ipinangaral sa kanila ng propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ang magsabi, praise the Lord. Kaya nga, umpisa pa lang ng ating pangaral na Ebanghelyo, through the first leading prayer ng ating beloved pastor, Wilde Estrada Almeda, sinasaway na po natin, mga minamahal, ang tatlong espiritu na ito, mga minasapagkat kung paano ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya noon, ngayon at magpakailanman ang kaaway din. Siya noon ang dumadaya at maging sa panong ito, siya rin ngayon, mga minamahal. Subalit ang kanyang pandaraya ay may kawakasan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Isipin po natin, mga minamahal, 40 days sa kanilang lalakbayin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanilang lakbayin sa lupang pangako. Subalit dahil sa tatlong katangian ito na pride, doubts, unbelief spirit, mga minamahal, mga Israelites noon, mga minamahal, umabot ng 40 days, 40 years ang kanilang naging paglalakbay, mga minamahal, nasa lupang pangako na sana sila, subalit dahil sa kanilang tinaglay ng mga masamang katangian, mga minamahal, naging hadlang ito para hindi sila makarating sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin malakas at gising na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ang salitang pananadya sa pagkakasala, isang napakabigat na panunukso ng tao, lalo na ng mga Kristiyano sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ang magsabing praise the Lord. Kaya nga, ang ating mga pastor nagbilin sa atin, mga minamahal, kahit ng year 80s pa, mga minamahal, 90s, na nangaral ang ating mga pastor sa mga nais makatiyak ng kaligtasan, lag tinatanong ang mga Kristiyano, huwag magliban ng pagdalo. Hanggat maaari, mga may walang mabigat na kadahilanan, huwag ipagpapaliban ang pagdalo sa gawain ng ating mga Panginoon. Mga minamahal, sa nagagalit ang ating dakilang Diyos sa mga tao na hindi sumusunod sa itinalagang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tulad ni Kore, Datan, Abira, mga minamahal, nagalit ang Diyos sapagkat hindi nila pinaniwalaan si Moses na siya'y sinugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga tayo po sa huling panahon ito, mga minamahal, anuman ang ipangaras sa atin, mga minamahal, ng ating beloved parents in the Lord, beloved children, maging mga manggagaw na nakatalaga sa ating mga minamahal, ito po'y marapat po natin sundin at talimahin upang tayo po ay makapasok sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal.
Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko nga po mga minamahal, ang banal na kasulatan mga minamahal, kung ano ang ipinapangaral ng bawat mangaral ng ating malapanginoon, yan ang ipinangyayari ng Diyos. Mga minamahal, ang bawat ipinapangaral, yan ang nagaganap sa ating kapanahunan, mga minamahal. Tingnan po natin bawat pangaral po ngayon, puro sa end time na, mga minamahal, sa huling kapanahunan na. Bakit? Dahil talagang tayo po ay nasa huling panahon na. Naghihintay na lamang po tayo ng rapture o pagbabalik ng ating pinakamamalapanginoon. Lahat ang magsabing praise the Lord. Tayo po'y maging mapagbantay, mga minamahal, sa pagkasabi nga ng Biblia. Satan's like a roaring lion, mga minamahal. Siya'y humahanap ng kanyang masisila upang sirain, upang ilugmok, ibalik sa kasalanan, mga minamahal. Kaya tayo po'y maging mapagbantay sapagkat ang kaaway siya rin noon, mga minamahal. Siya rin ngayon ang dumadaya. Tayo po'y mga binago ng ating pinakamamalapanginoon, mga minamahal. Praise the Lord! Dati-dati ating mga kaugalian ay hindi nalalayo sa mga Israelites noon, mga minamahal, na ang dudo na minumungkahi nila, iniinis nila, ginagalit nila, ang ating taklang Diyos, sila'y patuloy sa pagkakasala, nagsisuway sila, mga minamahal, dahil sila'y punong-puno ng pagmamataas, kawalang pananampalataya, at sila'y punong-puno ng pag-alinlangan. Ganyan din tayo noon, mga minamahal. Kaya nga bilang Kristiyano tayo po ay maging wise, mga minamahal, bantayan po natin ang ating mga kanya-kanyang paglilingkod, mga minamahal. Praise the Lord. Hindi mo na kinakailangan tignan pa yung mga pagkukulan ng kapwa mo. I-search mo na lang yung sarili mo, mga minamahal. Dahil individual po natin pagtatrabaho ang ating kaligtasan sa ating pinakamamalapanginoon. Kung meron ka man nakikita na pagkukulang o kahinaan ng iyong kapwa, mga minamahal, wala kang dapat igawin kundi ipag-pray mo na lang. Dahil sa ganang iyong sarili, mga minamahal, hindi mo siya kayang baguhin. Amen? Diyos lang ang makapagbabago sa Kanya. Wala kang ipang dapat gawin, kundi manalangin, tumangi sa Malapanginoon na siya'y kahabagan ng ating pinakamamalapanginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Uri natin ang ating Malapanginoon, mga minamahal. Bagamat walang eksaktong bilang, mga minamahal, ang bilang ng mga Israelites na umalis sa Ehipto. Subalit tayo po sa atin napapakinggan sa bilang na nabanggit ng ating malapastor, 3 million Israelites, mga minamahal. Isipin po natin kung yung 1 milyong Israelita mapagmataas at ang 1 milyon, mga minamahal, pulong-pulo ng pagalinlangan at yung 1 milyon, mga minamahal, walang pananampalataya. 40 years sila nagsama-sama. Kung yung isa, yun lang yung kahinaan, mapagmataas sa loob ng 40 years, mga minamahal, tinaglay na nila yung tatlong katangian na yun. Mga minamahal, kaya ang Diyos ay hindi nalugod, mga minamahal. Kapag ka sila'y pinapangaralan ni Moses, andun na sila sa kanilang sariling katuwiran. Hindi na sila sumusunod sa itinalaga ng ating pinakamamalapanginoon. Nagre-reklamo na sila. Ang sinasabi nila, Moses, dinala mo ba kami rito sa ilang para kami mamatay? Mabuti ba doon sa Ehipto, may sibuyas, may bawang, may milon? Puro sila pagre-reklamo, mga minamahal. Kaya tayo po'y bilang Kristiyano, mga minamahal. Sabi nga ng balang kasulatan, in everything give thanks. Amen? Sa maliit man na pagpapala o malaking pagpapala, anumang ating tinataglay, mga minamahal, lagi tayo magpapasalamat sa ating pinakamamalapanginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Uri natin ang ating pinakamamalapanginoon. Hebreo kapitulo po 4, versikulo po 1, hanggang sa 2, kaya po. Dito po sa aklat ng Hebreo, kapitulo 4, ang talatay 1 at 2. Mga takot nga kayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di makaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos ng lahat ang magsabi ng praise the Lord, lahat ang magsabi ng hallelujah! Purihin ang ating Malapanginoon. Gising po ba tayo lahat, mga minamahal? Praise the Lord. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay sa ating pinakamamalapanginoon, mga minamahal. Kaya tayo po'y pinagbibilinan sa talatang ito na tayo po'y mga takot. Yamang mainiwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan.
baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Ang tinutukoy po dito ng ating pinakamamalapang noon, mga minamahal, yung mga di nakaabot niyaon, yung mga Israelites na mga nagsisuway, hindi sumunod sa kalooban ng ating malapang noon sapagkat hindi nila minana ang pangako ng ating pinakamamalapang noon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Tingnan po natin ating mga kababayan, mga minamahal, kung tutusin, wala silang maidadailan. Lahat sila nakakapakinig ng tunay na gawain ng ating malapanginoon. Kahit nang wala pang pandemic, tuloy-tuloy, mga minamahal, ang isinagawa ng ating malapastor, year 1980s, 90s, 20s, andyan yung mga pagkukrusade ng ating balagawain. May balagawain tayo sa television, sa radyo, sa internet, mga minamahal. Ngayon, may live webcast tayo, mga minamahal, kahit pandemic, may live webcast. Para ng ating mga kababae, maabot ng ebanghelyo. Subalit, bakit hindi sila lubos na lumapit sa ating pinakamamalapang noon? Sa pagkasabi ng Diyos, sa pagkatunay na tayo pinangaralan na mabuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Palakpakan po natin ang ating malapang noon. Hindi sila naniwala sa ebanghelyo ng ating pinakamamalapang noon. Kahit napakinggan nila ang pangarap ng ating malapastor, china-challenge pa sila. Lahat na may mga karamdamang cancer, leukemia, TB, diabetes, pagka-paralyze, pagkalumpo, lahat na may karamdaman lumapit sa gawain ng malapang noon. Grabing pag-challenge, mga minamahal. Subalit, hindi sila lumapit. Bakit? Wala silang pananampalataya sa salita ng ating pinakamamalapang noon. Kaya salamat sa ating napakabait na Diyos. Mga minamahal, hindi man tayo karapat-dapat, isa tayo sa kinabaga ng malapanginoon na mga buksan ang ating espiritual na pangunawa upang tayo po'y makapaglingkod sa ating napakabait na Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapanginoon, ang lahat ng magsabi ng praise the Lord, lahat ng magsabi ng hallelujah, sapagkat ang ating tatahakin, mga minamahal, hindi po basa-basa. Ang pangako ng Diyos sa panahong ito ay iba na sa ipinangako noon sa mga unang lingkod, sa mga Israelita, mga minamahal. Sa panahong ito, mga minamahal, puri ng ating dakilang Diyos, kung dati, the promised land, Kanaan, mga minamahal, na bagamat pinagbubukalan o pinagmumulan ng gatas at pulot at ng mga masasagalang pagpapala ng Diyos, yun po ay temporary lang, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos, na agaw din yun ang kaaway ng ating pinakamamalapang noon. Subalit ngayon, ang pangako ng Diyos, huling panong ito sa paunguna ng ating beloved parents in the Lord, walang hanggang po nating mamanahin ang pangako ng ating dakilang Diyos. Anong sabi, mga minasaklat ng unang 1-2, versikulo po ay 25, ating basahin kindly. Dito po sa aklat ng unang Juan, kabanatang 2, talata ay 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Lahat ang magsabi ng praise the Lord! Lahat ang magsabi ng hallelujah! Puri natin ang ating pinakamamalapanginoon. Yung pag-backup nyo lang ng prayer sa bawat tumatayo sa pulpitong mga minamahal, pagbibigay nyo po yan ng pagtatagumpay sa ating pinakamamalapanginoon. Sapagkat naalala ko po noon habang pinapanood ko yung pangaral po ng ating bilabid, Mama Dear, bilabid, Pastor, mga minamahal, habang ating bilabid, Pastor po, nakatayo, nangangaral sa pulpito ng Ebanghelyo ng Malapanginoon. Hallelujah, praise the Lord, ang ating bilabid, Mama Dear, panay taas ang kamay. Panay, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At ang ating bilabid mama din naman po, mga minamahal na ngaral, mga minamahal sa kanyang pag-Bible study, ang ating malapastor naman po nakabackup ng prayer. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Bakit? Upang pagtagumpayin ang ebanghelyo ng ating pinakamamalapay sapagkat tayo po ay pinangunahan ng propeta ng Diyos. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga, bago, mga minamahal, bagong Jerusalem, New Jerusalem, mga minamahal, sabi ng Biblia, kapag ito po'y ating minana na ang pangako ng ating malapanginoon, sabi ng 1 Jesus 28, ilista na lamang po natin, mga minamahal, wala na pong paglipon, wala na makakaagaw nito sa atin, at ang sabi pa ng Biblia, bibigyan tayo ng walang hanggang buhay ng ating pinakamamalapanginoon. Malakas sa palakpak para po sa ating pinakamamalapanginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, ang di pagsunod o pagtalima sa banal at tinig ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng ating beloved parents in the Lord, beloved children, mga minamamagin ng mga nakatalaga, ng mga magagawa ng ating pinakamamalapang noon, ang di pagsunod ay hindi pagsunod sa ating pinakamamalapang noon. Amen? At di pagsunod
sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ay magiging dahilan ng di pagpasok sa kapahingang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal sa ating paglalakbay, kumbaga po sa takbuhin po sa palaruan, mga minamahal, kung dati-dati na nasave tayo, sabi ng Biblia, higit na mas malapit na ngayon ang kaligtasan. Bakit? Dahil anytime, anumang oras, mga minamahal, sabi ng Biblia ng ating mga Panginoon, sa oras na hindi ninyo iniisip, ako'y babalik. Ang ibig sabihin, mga minamahal, dahil ngayon, halos maraming mga Kristiyano nag-iisip patungkol sa rapture. Darating yung pagkakataon, mga minamahal, na lahat ng Kristiyano, biglang hindi nila maiisip yung patungkol sa rapture. Mga minamahal, maaaring nagmumuni-muni, mga minamahal. Kaya sabi ng malapay, sa oras na hindi nyo iniisip, ako'y babalik, mga minamahal. Kaya tayo po'y magsipaganda, mga minamahal, sapagkat anumang oras, babalik ang ating pinakamamalapay. Ang malaga, mga minamahal, sinisikap natin ipamuhay ng ipinangaral sa atin ang ating beloved prayers in the Lord. Ipamuhay ang kabanalan, dumalo, mag-ayuno, magpuri, manalangin. Tayo po ay maghayo, magdala ng kaluluwa. Sinisikap po natin mga bagay po na yan. Sumaglit man tayo na hindi natin maisip ang patungkol sa rapture. At mag-rapture, mga minamahal, ikaw na gumagawa sa kalooban ng Diyos, kasama ka sa rapture. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ang magsabi ng praise the Lord. Ang lahat ang magsabi ng hallelujah. Sa takbuhin, mga minamahal, di po ba yung oval, malaki-laki po yan. Sa unang pagtakbo po, ang mga Olympic na tumatakbo po dyan, tamang takbo lang po yan, alalay lang, kumbaga, para nag-iipon lang po ng lakas, para pagka yung pinaka last, ano na po na ikot, mga minamahal, may lakas na sila para itodo yung pagtakbo, mga minamahal. Sabi nga ibang Kristiyano, mga minamahal, yung tamang alalay lang, kumbaga yung paglilingkod na, tamang ano lang, tamang paglilingkod. Ngayon, mainit, bukas, medyo lamig muna, tatapat ngayon, medyo makalimot, sunod na kabanalan, medyo hindi muna. Ganun yung tamang takbo lang, mga minamahal. Noon po yun. Pero ngayon sa nakikita po na sitwasyon ng panahon po ngayon, mga minamahal, hindi na po pwede po yung ganyang tamang takbo lang. Maiiwan ka. Mga minamahal, ang takbuhin ngayon, tayo po nasa pinakalas na po na takbuhin. Isang ikot na lang, mga minamahal. Kumbaga, itodo mo na ang takbo mo para ikaw umabot sa finish line. Makasigurado ka, nakasama ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yan yung sinabi at binili ni Apostol Pablo, nagtutumulin ako upang maabot ko ang gantimpala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sinabi ni Apostol Pablo nagbubumagal siya sa pagtakbo, kundi nagtutumuli na siya, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Kung minsan ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay parang tabak. Minsan para bang tayo po ang pinatutukuyan. Pero ang pangaral ng Ebanghelyo ay pangkalahatan. Mga minamahal, minsan masakit. Naranasan ko rin po yan habang ako'y nakaupo sa crowd, mga minamahal. Nangangaral sa pulpito, mangaral. Parang ako ba yung pinatutukuyan? Yung bawat binabanggit ng bersikulo, ako ata. May nakapagsabi ata na ganito ang sitwasyon ko, mga minamahal. Subalit hindi. Ang ating malapay nakatatarok ng ating puso't isipan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay mag-sovereign praise the Lord. Mga minamahal, prayer ko nga po, mga minamahal, sa prosperity ng ating malapastor. Sa tuwing narito na po, mga minamahal, praise the Lord, mas gusto ko na lamang po mag-Bible reader. Amen. O dati-dati, mga minamahal, sa Kabaga na napupunta rin po ko sa maliliit na outreach, di tulad po nito na malaking outreach o outstation po natin, mga minamahal, praise the Lord, na andiyan yung patuloy sa pangaral. Pero ngayon po, mga minamahal, mas gusto ko po yung makinig na lamang po sa mga mas nakamamature na mangaral, mga minamahal. Sa panahong ito, mga minamahal, tayo po ay magpanalanginan, mga minamahal, sapagkat napakalaga ng ating kaligtasan. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ang dahilan ng di pagpasok sa pangako ng Diyos, mga minamahal, ang sabi nga po, mga minamahal, sa aklat ng Hebreo Kapitulo 3:15, ating pong basahin kanya. Amen. So Lord, dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 15.
Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso yes. na gaya sa gaya ng sa pamumungkahi. Amen. Praise the Lord. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Ito po ang dapat po natin gawin, mga minamahal. Kapag tayo po'y napapayuhan, napapangaralan, natuturuan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag natin papagmatigasin ang ating mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Kapag tinaglay po natin ang katangian ito, mga minamahal, magiging sayang po ang ating sakripisyo. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Sa salitang pagsunod pa lang, mga minamahal, pagpapalain ka na ng ating malapangin, lalo't kung walang pagre-reklamo. Amen. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Sapagkat hindi lahat, mga minamahal, hindi lahat ng ating pagpapagal na ginagawa, mga minamahal, ay inu-honor ng ating malapanginoon. Meron din po tayo mga gawa o ginagawa na nire-reject ng ating pinakamamalapanginoon. Amen? Ito po yung mga ayaw ng ating pinakamamalapanginoon. Halimbawa na kapag tayo po'y gumagawa, andyan na tayo po ay patuloy po na nagmumungkahi o sumusuway sa kalooban ng malapanginoon o gumagawa ng kasalanan, ang ating ginagawa, mga minamahal, uri ng ating dakilang Diyos, yan po ay nare-reject sa harap ng ating pinakamamalapanginoon. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Uri natin ang ating pinakamamalapanginoon. Naalala ko po noon, mga minamahal, na kami po ay mautusan na hindi pa po ako full-time worker, mga minamahal, na pakisuyuan po kami na mayroon pong ipaluwap, mga minamahal. Kasi tulad niya, mayroon tayong mga elder o yung outside worker, mga minamahal. Ganun pala po yung sitwasyon ko po noon, mga minamahal, na pakisuyuan po ko na mayroon pong prayer over. At meron din po kong nakasama na brother. Bilang tao sa laman, natuwa ko na may kasama po ko, mga minamahal. Subali, sa isang banda, parang nagkamali po ko dahil yung nakasama ko po, mga minamahal, nagre-reklamo pala na siya po'y nautusan na manggagawa. Amen? Kumbaga, okay na sana, dahil pagpapala na, sumunod. Yung pala, nagre-reklamo. Amen? Kumbaga, yung pagpapagal na dapat gagawin ay magiging pagpapala, marireject sa harap ng ating pinakamamala Panginoon. Praise the Lord! Kaya kung may ganito mga sitwasyon man sa atin, mga minamahal, tayo po'y napapakisiyuhan, tayo po'y napapayuhan, mga minamahal, sunod lang, huwag kang magre-reklamo para yung pagpapagal mong gagawin, i-honor ng ating pinakamamala Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, ang lahat ang magsabi ng praise the Lord, ang lahat ang magsabi ng hallelujah. Sabi nga po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Filipos o Philippians 2 verse 14, do all things without murmurings and disputings, mga minamahal. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang pagtatalo at walang bulong-bulungan. Amen? Sabi nga po, mga minamahal, pag ikaw ay nagawa, ikaw ay nagpagal, magpagal ka lang, gumawa ka lang. Kahit hindi sila magpagal, gumawa ka lang gumawa. Yung ganti na ginagawa mo, sa Diyos yan. Amen? Lahat ng ginagawa po natin para sa malapanginoon. Kahit hindi ka samahan, hindi ka tulungan, ikaw pa rin, gawa ka lang na gawa, wala kang pagre-reklamo, i-honor yan ang malapanginoon. Subalik kung ikaw ay pagal na pagal, marami ka talagang ginawa. Talagang grabe yung pagkapagal mo, pero tuloy-tuloy ka nagre-reklamo, reklamo rito, magiging baliwala. Marireject sa harap ng ating pinakamamala. Hindi i-honor ng ating pinakamamala Panginoon. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Bakit natin binabanggit po ito? Sapagkat ganyan po yung mga katangian noon na tinanglay ng mga Israelites, mga minamahal. Habang sila'y naglalakbay, nagre-reklamo sila ng nagre-reklamo. Kaya salit na sila'y makarating, sila'y nangabuwal sa ilang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Sabi nga po, mga minamahal, walang bagay na mabigat gawin. Amen? Lalo't pagpatungkol sa espiritual. Pagka ang ginagawa mo, gumagawa ka mula sa puso para sa malapanginoon. Amen? Hindi mo magagawa magreklamo dahil ang ginagawa mo, alam mong para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating malapanginoon. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Kaya nga po, bakit kailangan na mawala sa atin ang tatlong katangian ito, pride, doubt, unbelief, spirit. Unbelief spirit, pagumataas, pagalinlangan, kawalang panampalatay, sapagkat lahat tayo naniniwala sa langit. Lahat ang naniniwala sa langit, magsabi ng praise the Lord.
Dapat lang, mga minahal, sapagkat sayang ang ating pagkakristyano kundi tayo maniniwala sa langit. Sa banal na kasulatan, tatlong beses pong binabanggit ang salitang langit. Sa langit at langit at langit, mga minamahal. May first heaven, third, second heaven, at third heaven kung saan naroon ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Pag hindi, pag nakita sa atin ang ating mala Panginoon ang tatlong katangian ito, mga minamahal, pag nag-rapture, baka sa first heaven pa lang, pabalikin na tayo. Amen. So, bali kapag nakita ng mala Panginoon na patuloy kang nagpapagal para sa gawain ng mala Panginoon, na wala kang, walang anumang reservasyon, mga minamahal, patuloy kang sumusunod, nagpapakumbaba, nagpapasakop, mga minamahal, sa langit, sa third heaven, dun ka dadalin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yan ang sabi po rin sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4:11, italo na po tayo sa 16, kaya po, pakihanda po dalawang huling talata, kaya hindi. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, ang talatay 11 at 16. 11. Magsipagsikap nga kayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. 16. Magsilapit nga kayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang gising na palakpak. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minagising na palakpak. Mga minamahal, praise the Lord. Baka kasi tayo po'y makatulog, mga minamahal, praise the Lord. Habang tayo po'y nakakapakinig ng Ebanghelyo, masasayang po yung ating overnight. Eh sabi ng ating mga pastor, equivalent for 3 days fasting pag di ka nakatulog. Amen. Pagka nabawasan mo yun, nakatulog ka sa gawain, mga minamahal, na pagbigyan mo, mga minamahal, yung 3 days na yun, baka 1 day fasting na lang, kulang. Mga minamahal, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon natin magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, magsumikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahan yun upang wag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Saan tayo dapat magsikap? Sa ating pagdalo, sa ating pagbibigay, pagsunod sa kabanalan, pag-aayuno, pagpupuri, tanggapin ang pangaral kahit masakit. Talaga masakit, mga minamahal. Puri ng ating mala Panginoon. Magsilapit na may pagtitiwala, mga minamahal, sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tatlong katangi ito ay sadyang napakalaking hadlang sa paglilingkod ng tao sa ating pinakamamalapain. Bakit, mga minamahal? Praise the Lord. Pagka ang mga tao po nandun po sa pagmamataas ng puso't isipan, hindi po madaling madala sila sa gawain. Dapat pagka devoted talaga sila sa kanilang pinaniniwalaan, hindi basta-bastang madadala po yan. Andun po yung pagmamataas, pag-alinlangan, kawalang pananampalataya. Kaya tayo po pinagpala ng ating pinakamamalapain doon. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Naalala ko po yung isa po sa major testimony ng ating beloved ordained preacher, kay Louie, mga minama, sa dako ng Holy Cross sa akin na pakinggan. Ipinatuto po niya yung pagpapagaling sa kanya karamdamang ketong, mga minamahal. Ito po ipinamalas niya sa sobrang kagalakan po niya bilang kabaguhan, pinamalas po niya sa kanyang beloved tatay na siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal sa panalagawain ng Jismo Crusade International Ministry. Ang sabi sa kanya ng kanyang tatay, maganda yan anak, pinagaling ka. Huwag mo lang kalilimutan yung Diyos ng nanay mo sa Quiapo. Magpasalamat ka. Tignan po niyo, muntik pang gusto pang agawin ng kaaway. Yung kanyang pananampalataya, mabuti na lang na itanim na sa kanyang puso sa pangaral ng ating mala pastor. Siya po'y nakapagpatuloy sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri ng ating mala Panginoon, mga minamahal. Sadya napakabilis po ng ating oras. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 1:35-38 at huling talatang Hebreo, Jesus, kindly po. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 1, talata 35-38. Tunay na hindi makikita ng isamang nitong mga taong masamang lahi ang mabuting lupain ang aking isunumpang ibigay sa inyong mga magulang, liban si Caleb na anak ni Jepon, at siya ang makakakita at sa kanya ko ibibigay ang lupain na kanyang tinutuntungan at sa kanyang mga anak, sapagkat siya'y lubos na sumunod sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagalit din sa akin dahil sa inyo na nagsasabi, ikaw man ay hindi papasok doon. Si Josue na anak ni Nun,
na nakatayo sa harap mo ay siyang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat kanyang ipamamana sa Israel. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin mga minahal ang ating pinakamamalapang noon. Ang lahat magsasabi ng praise the Lord. Upang lubos nating manahin ang kapahingang walang hanggang pangako ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hingin natin ang dakilang kahabagan ng ating malapang habang tayo pinaglilingkod. Lagi nating hingin ang kahabagan ng ating malapang malapang noon. Sagaan ng amin, wala kami magagawa. Kahabagan mo lamang kami sa aming paglilingkod. Sa aming pagdalo, sa aming pagpupuri, pagsunod sa kabanalan, pagbibigay. Laging kahabagan mo lang, malapang kahabagan mo lamang kami upang aming maisagawa ang banal na kalooban mo sapagkat sagaan ng amin, wala kami magagawa. Mga minamahal, puri ng ating dakilang Diyos. Tularan po natin ang isa sa Israelita na nagmana ng pangako ng ating mula sa katauhan ni Caleb sapagkat si Joshua, mga minay, tulad ng ating mula pastor ay nakatalaga na bilang successors ng pagpapala, mga minamahal. Dalawa po sila, mga minamahal, na nakapasok sa kapahingahan na pangako ng ating dakilang Diyos sa panahon po na yun, nakanaan, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, hindi po biro, hindi po basa-basang ipamamana sa atin ng ating mula, hindi po temporary land, kundi walang gambuhay sa kalangitan, the new Jerusalem, ang pangako sa atin ng ating pinakamamalapin. Napakaraming mga patutuo, mga minamahal, na patungkol sa langit. Kaya tunay sabi ng Biblia, sa bawat araw ng ating buhay, mga minalagi nating isipin yung mga bagay patungo sa itaas, sa langit. Lagi mong iisipin, dahil rito sa lupa, marami kang maiisip na mga material na bagay, mga minamahal, para iligaw ang kaisipan mo patungkol sa salita ng Diyos. Subalit, laging sa isip mo patungkol sa langit. Para pag nag-rapture, langit ang nasa isip natin. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Kaya sa uling talata, mga minamahal, Hebreo Jesus, kapitulo po ay 22-23, sabi ng uling talata, kindly. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kapitulo 10, versikulo 22 hanggang 23. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso, yes, sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Sa 23, na ating ingat ang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Praise the Lord. Lahat na magsabi, praise the Lord. God bless you po sa pagbabasa ng mga banal salita ng ating pinakamamalapang doon. Ipalakpak po natin, mga minamahal, ang ating mga kamay sa ating napakabait na Diyos. Mga minamahal, tunay na sabi ng Biblia, tayo magsilapit na may tapat na puso. Sa lubos na pananampalataya, lubusin po natin ating pananampalataya sa ating malapang doon. Lagi natin hingin ang kahabagan ng malapang doon na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig tulad ng ating pagtanggap sa pamagitan ng bautismo. Tayo ng araw, mga may marumi, makasalanan, subalit nang tanggapin natin ang ating pinakamamalapang noon, tayo po'y nangahugasan sa pamagitan ng banal na dugo ng ating pinakamamalapang noon. Yung masamang budi sa atin, ginawang pusong malinis at matuwid sa harap ng ating pinakamamalapang noon. Kaya sabi ng 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Walang ibang nangako sa atin ng langit, mansyon at buhay na walang gan, kundi ang ating pinakamamalapay na ipinangaral ng ating beloved Peres in the Lord. Ingatan po natin ang ating pagkakilala, ingatan po natin ang ating pananampalataya, mga minamahal, sa kabila na may mga gagamitin ng kaaway upang hadlangan ka sa paglilingkod, hadlangan ka sa pagdalo, subalit magpatuloy ka, maglingkod ka sa ating malapay na matapat sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay tapat kailanpaman ang ating pinakamamalapang. Kaya't awitan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos tulad ng inawit po natin kanina. Ang Diyos ay may pangako, mga minamahal, na habang tayo naglalakbay sa ating kaligtasan, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Kahit may pagsubok, ililigtas tayo ng ating dakilang Diyos kailanman, mga minamahal, hindi magpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Muli po nating awitin, mga minamahal, niyawit yan ang ating mga beloved choirs. Hallelujah, praise the Lord, napakabait ng ating mga Panginoon. Patuloy tayong sinasamahan ng ating pinakamamahal sa huling malam ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kailan mo, salamat. Won't you choose?
ika'y tapat. Hindi na babago kailanman ang Diyos. Pag-ibig mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pangako babayaan. Alumaw
Hallelujah, praise the Lord. Napakalapit na nagpagabalik ang ating mga Panginoon, mga minamahal. Unti-unti nang ipinapatubad, mga minamahal, ng mga anti-Christ. Yung kanilang paglupig sa bawat tao. Yung kanilang pagpapahirap, mga minamahal, na gagawin, mga minamahal. Kaya tayo po'y mapalad sapagkat may pangako sa atin ng ating mga Panginoon. Hihintayin na lamang po natin ang rapture na pangako ng Diyos. Tapos na ang kapaguran. Tapos sa karamdaman. Tapos sa pagsubok sa kahirapan. Pag-uusig. May tunay na kapahingahan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise Lord. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa talata ng Mateo 28:20, na ituro ninyo sa kanila kalanggalapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hallelujah. Ang ganda na pangako ng ating mga Panginoon na bago maganap ang katapusan ng sanlibutan ito, siya isa sa atin, mga minamahal. Siya isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakapalad po natin makakilala tayo sa Kanya sa buong-buong katotohanan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang sabi ko nga po, mga minamahal, sa akin lagi panalangin sa ating malapay sa unang panalangin malapas word. Dahil meron pa tayong mga unsafe loved ones sa ating mga kababayan di pa naglilingkod. Ang sabi ko sa ating malapanginoon, kahit hindi sila magkaroon ng tigisang mansyon, makapiling lang namin sila sa mansyong ibibigay mo sa amin, sapat na sa amin, O Diyos. Ayaw din po namin sila mapahamak. Kahabagan mo rin sila, malapanginoon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ito ang panahon, mga minamahal. Iyak natin ang dapat natin iyak sa ating pinakamamahal na Panginoon upang sila'y kahabagan din ng ating mabait na Diyos. Kaya sumuwors ito, mga minamahal, tayo po'y dumako sa ating panalangin sa ating mga Panginoon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Opo, pinakamamahal na Panginoon, dakilang Diyos sa buhay, pinakamamahal na Panginoon, kami patuloy po nagpapasalamat sa iyong walanggang kabutihan sa aming buhay, na narito kami, na kami yung kinahabagan na makakilala sa iyo sa buong-buong katotohanan. Salamat maging sa aming pumilad, Peres in the Lord, na nagpakilala sa amin kung paano ka namin paglingkuran, mga Panginoon. Salamat, salamat po, Diyos, kinabagan mo kami, bagamat kami karapat-dapat, mga Panginoon, sa morse ito, humingi kami ng tawad sa iyo. Patawarin mo po ang aming mga pagsalangsang pagkukulang pagkakamali. Mga bagay namin na gawa na di namin nabantayan na hindi naging pagpapala sa iyo. Mga pagpapabaya sa palatuntunan mo. Patawad, patawad po Diyos, patawad po Diyos. Aming higit sa lahat ay dinadalangin sa buong sito, mga Panginoon. Sa aming minamahal, ginagala, malapas sa Registrada Almeda na kung paano kami iniluhod, iniyak, ipinagayuno, araw, gabi, may pagluhod, pagtangis. Sa gayon din panalangin, kalaki, pagtangis, malapagluhod sa buong sito. Sa patuloy pong kalusugan, kalakasang pisikal, mahabang buhay, ang kasarap, tiyur, makapiling namin ang ayon, malapas sur. Alang-alang si kaliligtas, panasang katawuhan, magilat, mga beloved children, pakatatagin, pagtagumpay, pay pagpalami sila pangawakan, maging sa lahat mga kapamagagawa, maging sa mga manggagawa, itinalaga mo sa amin sa lugar na ito. Pangawak mo sila pagtumabay sa panampalataya, patumi silang gamitin sa iyo balagawain. Lahat ng mga kapatid, mga prerequisites, spoke request, tugunin mo po sa mga kaparaanan, lutasin mo po mga problema, pagaling makaramdaman, aloy, provide mo po lahat mga pangilangan, may sa iyo balagawain sa lugar na ito, sa lahat ng station sa buong mundo. Magligtas ka pa po ng maraming kaluluwa. Alalahanin mo po kami, malapanginoon. Sa iyo muli pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ating patunga ating kalawang kamay sa ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating ulo, at aptin na natin mapalayas lahat ng ating mga karamdaman, dalawang kamay pagpapalayas sa mga problema. Ang sabi nga po ng ating mga aral, mga minamahal,
na kapag tayo nagpalaya sa mga demonyo, gawa ng kaaway, meron tayong pagtatapunan. Amen. Itapo natin sa dagat o ibalik sa impyerno sa pangalan ng ating pinakamamala, Panginoon. Tayo pinakapagsisinaw po, dakilo mapagpala po namin, Ama, Diyos na makabasa lahat, pinakamamahala, Panginoon Jesus, sa paunang talangin, minamahal, ginagalang, mala Pastor Wilde Estrada Almeda, kami nagkakahi sa aming sinasaway lahat ng mga demonyong gawa ng kaaway, problema, kahirapan, karamdaman, mga gawa na kaaway, mga paghihina sa pisikal, paghihina pang-espiritual, hanggang sa pagpapala, mabalik sa impyerno lahat mga demonyong gawa na kaaway, kasaw, in Jesus' name be frozen, demons of pride out sa bilib, evil spirit, kasaw, 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 problem solved, vices begun, demons curable, all sicknesses and diseases, impermanence, kasaw, be blessed, we're blessed, people were healed, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo, tumalon tatlong beses kasabay ng pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating malapang sabay-sabay po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabitin po natin, thank you so much. There is Jesus. We love you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Pinakamataas po na pagpupuri at paglulubalhati, pagdadakila at pinakamataas pong pagsambay, tangi lamang pong nauukol sa ating napakabait na Diyos sa buhay sa pangalan po ng ating pinakamamalapay Jesus. Binibigay ko na pong buong pagkakataong bilang ko, Preacher Ronald. Remando po para po sa ating mga announcement po, praise the Lord. God bless you so much po sa ating beloved Preacher Albert Arevalo sa pinagpalang ng praise God. Mensahe na ating napahinggan ngayong umagang ito. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda ang mensahe na ating napag-aralan ngayong umagang ito, mga minamahal. At tayo na po ay dadako sa ating mga announcement. At tuloy-tuloy po, mga minamahal, ang ating banal na gawain, mga minamahal ko. Praise God sa lugar na ito. Hallelujah, praise God sa ating... Hallelujah, praise God. Sa ating Sunday General Service, mga minamahal, magsimula po tayo ng alas 9 ng umaga ng Linggo, mga minamahal. At matatapos po tayo ng alas 3 ng hapon po ng Linggo. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At ang ating Wednesday service, mga minamahal ko, ay magsimula po tayo ng alauna po ng hapon. Praise God ng Miyerkules at matatapos po tayo ng alas 5 po ng hapon ng Miyerkules. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Pakibilisan po yung ating monitor, mga minamahal. Praise God. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tuloy-tuloy po, mga minamahal, ang ating banal na gawain, maging sa dako po ng San Ildefonso Outreach, mga minamahal ko. At magsimula po tayo ng alas 10 po, mga minamahal, ng umaga. At matatapos po tayo, mga minamahal, ng alas 3 po ng hapon ng Linggo. Yan po yung general service po natin sa dako po, mga minamahal, ng San Ildefonso Outreach at ating Bible study po doon. Magsimula po tayo ng alas 2 po ng hapon po ng Martes at matatapos po tayo ng alas 6 po ng hapon. Ating overnight prayer, mga minamahal, sa lugar po ito ng Baliwag Outreach. Tuloy-tuloy po yan, mga minamahal ko. Praise God. At magsimula po tayo ng alas 10 po ng gabi ng Biyernes at matapos po tayo ng alas 4, mga minamahal ko, ng umaga po ng Sabado. Depende po yan sa leading ng mahal na Panginoon. Minsan po, nasusobrahan po natin dahil, praise God, depende po yan sa leading ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. At wala na po tayong karagdagang announcement. Meron po tayo dito, mga minamahal. Special offering. Tayo po ay patuloy pong kukuha ng ating special offering, mga minamahal, habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay ng tayo po ay tuloy-tuloy, mga minamahal ko, sa lahat po ng ating sinasagawa, mga minamahal. Praise God sa paghahanda, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating pinakamamalapay noon. Iayos po natin ang dapat nating iayos habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise God. At maghanda po, ihanda po natin ating special offer, ipagkakalob sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At ito po ipapanalanginan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Orlando Magaling. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. God bless you, beloved preacher. Mga minamahal, tayo magkaisang manalangin para sa ating ipagkakalob.
Dakila at mapagpalang Diyos ang mga banal sa kataas-taasan, Diyos ang makapangalian sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon, sa unang talaan po namin, beloved honorable pastor, will just have the minute namin sana pa mga panahon. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat. Kaya narito po ang inyong mga anak. Tanggapin mo po, basbasa mo po, langasan mo po ang bawat pagkakalaob ng aming special offering upang sa gayon ay patuloy na magamit mainam sa ministeryo ito. Mga panahon, sa bawat masayang nagkaloob, patuloy at patuloy mong pagpalain lubos. In Jesus' name, amen and amen. Minamahal ko, praise God, lalo na po yung ating pakikipagkaisa, mga minamahal sa lahat ng proyekto po natin, mga minamahal ko, sa gawain ng ating dakilang Diyos, walang ibang makikinabang, mga minamahal, kundi tayo rin naman na gumawa, mga minamahal ko, sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, hintayin nyo yung pagpapala ni pagkakaloob ng malapain, totoo po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. At tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Wala na po tayong nakalimutan sa ating mga announcement. Tayo na po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po sa ating closing prayer, mga minamahal. Tayo na po ay tumayo, mga minamahal, at magkaisang manalangin para po sa ating pagtatapos. Purihin natin ang ating dakilang Diyos at ipinagkakaloob po natin ang buong pagkakataon sa ating malakapatid, ating beloved brother Romy Villamor. Purihin natin ating dakilang Diyos. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapay noon, maraming salamat po, Diyos. Sa tagumpay, malapay noon, hallelujah. Bagamat hindi karapat dapat malapay noon, sa binigay mo sa amin na paglangis, malapay noon, sa bawat joyful songs, solemn songs, malapay noon, sa mga buhay na patutuo, sa pagbibigay na siyang susi ng pagpapala, malapay noon, hallelujah. At sa iyong pagkilos ng iyong banal espiritu, right, malapay noon, Lord. Hallelujah. Higit sa lahat ang banal salita, yes, na pagkain ng aming mga kaluluwa. Hallelujah. Malapay noon kung paano mo kainingatan. Ganun din po, malapay noon, ibalik mo kami, amen, sa kanyang tahanan na ligtas. Itong aking samudalangin sa mga pangalas, in Jesus' name. Amen. Yes, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Magkamayan po tayo, mga minamahal, bilang magkakapatid sa ating dakilang Diyos. We love you so much po, but our dear Jesus loves us more and more. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Meron po tayong lay hands, mga minamahal.